Yo, what's up mga idol? Kamusta kayo? For today's video pare, magbubukas tayo ng Tamiya ngayon. It's Tamiya Vlogs. Pero for today's video pre, kakaiba yung Tamiya na bubuksan natin ngayon. Alam nyo kung bakit? Syempre malalaman nyo. Ngayon, for today's video, ito yung bubuksan natin. Nasa loob siya ng LBC box pre, na COP na mura lang yung shipping fee, no? Oops, hindi tayo ano ng LBC ah. Binibito ko lang sa inyo yung box dahil yung LBC mura sa kanila pag nagpadala ka ng gamit eh, no? Shoutout naman dyan, LBC, baka makalibre sa'yo. Hindi, joke lang. So, nandito yung bubuksan natin. Medyo may kanipisan yan. Pero asya dito yung Tamiya na bubuksan natin. Dalawang Tamiya yung nasa loob ng box na to, pre. Kakaiba talaga yung Tamiya na to. Collaboration siya ng Tomica, pre. Tomica X Tamiya. Kaya tara na, buksan na natin to agad. Let's go! Yun oh, mainit-init pa to, boy. Malayo-layo pa yung narating na ito. Kaya, ayun oh, kakukuha ko lang nito sa may ano eh, LBC kanina. Yung ano nga pala guys, ay mga pang survival natin. Ine-next video ko na lang yun kasi nga kulang ako sa oras for today, no? So ko na rin ipakita sa inyo itong ano na to eh, Tamiya na to eh. So, eto na siya guys. Ready na ba kayo? Okay, 3, 2, 1! Ito yung lagi ko tinitignan sa Toy Kingdom, bebe! Boom! Sonic Saber, pre! At saka si Magnum Saber. Ayos! Ganda na ito. Limited edition to ni Tomica pre, collaboration ni Tamiya pre. Itong dalawa na to na Sonic Saber at yung Magnum Saber pre natin dito. Ang presyo na ito sa May Toy Kingdom, lagi ko itong binabalik ako. Napapansin nyo or naaalala nyo sa mga vlog ko, nasa 800 pesos to, 700 plus eh. Bale parang nasa 800 pesos nga. Pero eto, nabili ko lang to sa kanya pre, ng shoutout sa'yo sir kung nanonood ka man. Eto na yung Magnum Saber pare. 500 pesos ko lang ito nabili sa kanya. 500 pesos ang isa. Bali 1,000 na lang itong dalawa na to. Napakalaki nung naitipid ko, no? Kahit isama ko pa yung shipping fee, no? Napakalaki nang natipid natin, gay sir. Sir, shoutout sa'yo. Gustong-gusto kong magkaroon na ito. Nakita ko lang talaga sa FB, pre. Mabilisan lang. Tignan mo naman yung box, sir. Talagang, wala pong kagalos-galos tsaka kakupi-kupi. Yun, no? Eh! Wow, ang bangis. So malaki-laki rin yung natipid natin dito, no pre. Halos nasa 300 pesos din, no. Ayan, no, Sonic Saber pre. Ang tagal ko nang binabalikan nito sa May Toy Kingdom, hinihintay kong mag-sale. Pero imposible kasi mag-sale agad-agad si Toy Kingdom ng mga Tomica nila. No, aabot ng ilang taon bago mag-sale ng mga Tomica dun eh. Maswerte nga ako, nakabili pa ako ng mga naka-sale dun na Tomica, yung mga tatlo ano, tatlo 700, naging 250. Pero eto pre, mga nasa ano to, no, 700 plus to, no. Parang sa pagkakatanda ko 780 or 799 ganun. So ito yung Sonic Saber pre. Mapapansin nyo yung Sonic Saber natin, sa totoong Tamiya na Sonic Saber pre, nabubuksan yung pinaka chassis nya. So dito kay Tomica nakapix siya, no. Kahit ito yung pinakalak nung takip, nakapix yan. Hindi natin mabubuksan yan. Ayokong pilitin kasi baka maputol. Pero mukha naman siyang gawa sa plastic to. Ito metal siya. Yan, itong chassis na sa ilalim, yung pinaka body niya is metal. And then itong chassis sa taas, yung pinaka takip, metal din. Parang ang plastic dito is itong roller. Pero ang kinagandaan sa roller niya, umiikot siya, no. Ayan, no. Ayan, umiikot siya. Pero ito yung plastic pre, yung pinaka roller, no. And then yung roller sa likod, tignan natin. So, yan, nakapix siya sa likod, no, hinabon na lang siguro. So, ganito siya, guys. Pero hindi ito yung ano, Sonic na ano OG, yan. Ito yung ano natin dito, Great Blast Sonic. Ang kulang pala sa collection ko ng mga Tamiya, yung dalawang OG talaga eh, no. Ang meron pala ako dito yung Great Magnum, tsaka yung Great Blast Sonic, no. Pero okay na yan, magkamukha rin naman sila halos. Kung mapapansin nyo, ganyan yung size differential nila, pre. Maliit siya ng D-Hammock dito sa totoong Tamiya, pre. Pero solid talaga siya, mabigat siya, no. Halos ano nga eh, kung hindi mo to lalagyan ng battery, halos magkabigat sila, no, hindi naglalayo yung timbang nila, no. Overall naman pre, ang ganda niya. Yung gulong niya is parang plastic siya pero umiikot parehas 'yan. Ano, umiikot parehas 'yan. Wala nga lang siyang suspension, no. Natural lang din naman sa mga Tamiya na walang suspension, pero ang mga Tomica kasi talagang lahat ng klase ng Tomica pre, pag ginanto mo 'yan, meron siyang suspension, gumagano, no. Basta tumatalbog. Ito wala siyang spring sa loob, which is okay lang naman kasi yung mga original na Tamiya talaga na totoo, 'yan yung mga gantong klase. Wala rin naman silang suspension katulad nito, hindi mo nagaganyan. So okay lang. At sa under naman niya, yung ikot naman niya, yan, very smooth pre, napaka-smooth nung ikot niya, no. Sa design pre, kuwang-kuwa halos yan. Ito pre, paint yan, hindi siya sticker, hindi katulad ng mga ano natin dito Tamiya na sticker pare. Ito hindi siya sticker, paint yan, paint to, and then paint lahat halos. Ang maganda rito kung mapapansin niyo, no, ayun, no, yung motor.
parang totoong-totoo din talaga, pero kasama lang din talaga sa ano, no, sa design, no, parang Tamiya din talaga eh, no, kulang na lang dito, maliit na baterya eh. Alam nyo kung maglalabas sila ng ano, the remote control na Tamiya na ganito kaliit, napakaganda nun, talagang sobrang bebenta nun. So ano nga bang kasama na ito sa loob ng box? So ayan, protection sa pinaka ano natin, pinakalaruan, and then may kasamang papel dito. Itong papel na to. Okay, Takara Tommy Pants. May QR code lang, di ko alam kung para saan yung QR code na yun. So yun lang yung ano, no, yung kasama dito, no. So yun lang yung kasama dito, guys, no. Ito yung pinakababayaran mo talaga, no. Ganto lang siya kalaki, pero para sa mga ano, no, para sa mga anong tawag dito? Para sa mga collector talaga, lalo na sa mga addict sa Tamiya, talagang bibili ng ganto, pre. Tulad ko, gustong-gusto ko nito. Buti na lang at maswerte tayo nakita ko nito sa Facebook. Murang-mura ko nakuha. So, tignan natin yung isa, yung Magnum natin. Babalik ko muna to sa box. Ayokong ano to, maalikabukan dahil, pre, Tamiya yan. Napaka-addict ko din sa Tamiya kasi nung bata ako, pre, bago ako magka-Tamiya, talagang mag-iipong ka muna or talagang hihingi ka sa magulang mo para makabili. Ngayong malaki na ako at kaya ko nang bumili ng mga laruan ko, lahat talaga halos ng Tamiya, parang gusto kong bilhin lahat, no. Talagang nagko-collection ako ng mga Tamiya dito, pre. Yan. At ito, ang kinagandahan nito, Tomiga X Tamiya, pre. Collaboration, ganda. Sobrang ganda niya, sobrang the best niyan. Parehas sa mga paborito kong laruan na kinokolekta at binibili, nagsanibwersa, no, para sa isang collaboration na design na napakalupit. Ito na yung Magnum Saber natin dito. So magkaiba talaga yung ano, no, Great Magnum R, no. Wala pala ako nung ano nito talaga. Bibili ako sa susunod. So ito yung Great Magnum R. Halos, uy, magkamukha sila ng gulong. Parehas color green, no. And then ayan, sa likod, parehas sila ng color din nung sa ano, no, sa Sonic Saber. Yung ano, yung roller, umiikot din. Color blue, na plastic din yan, syempre. At may markings nga pala yan, guys. Kung mapapansin nyo, ayan o. Tomica, ayan, courtesy of Tommy. Tapos, Tamiya, syempre, kasama siya dyan. At made in Vietnam. Uy, ayun pa pala isang details na hindi ko nakita, yung on and off. Ayan o, may on and off din siya, parang totoo talaga. Pero sana sa susunod, no, sana maglabas sila ng ano, no, yung small version na de-battery naman. Tapos, remote control. The best yun talaga, no. Sana maglabas sila ng ganun. Pero ito, the best na to eh. Pinakamagandang collaboration na naginawa nito ni ano, no, ni Tomica sa Tamiya, pre. So, si Magnum Saber, ganun din naman, no. Ayan lang din yung mga details niya, pero, napakaganda talaga, no. Sana maglabas pa ng iba, no, na Sonic Saber, tapos ano lang to eh. Sana maglabas din ng mga Gigant. So, marami pa kasi. So, maglabas din sana si Tomica ng iba pang, ano, no, iba pang unit ng Tamiya na ganito kalaki. Para ang sarap kasing kolektahin eh, tapos mga naka-display silang ganyan, no. Pero ito kasi yung, ano, dalawang main character doon na, ano, ayan, no, yung dalawang main character yung ginawa nila ng collaboration nila. So, the best. Para sa akin, 10 out of 10 tong mga laruan na to na galing sa Tomica. Sobrang ganda, sulit yung pera dito, pre. Mabigat siya. Pure metal, pera lang dito plastic, and then yung gulong niya is plastic din. So ayun lang, guys, so ano masasabi nyo dito sa napakita ko sa inyo na dalawang Magnum Saber tsaka Sonic Saber, pre, na Tomica X Tamiya na collaboration. Para sa akin, napakaganda na itong dalawa na to. Sobrang worth it na itong dalawa na to kung bibili nyo, pre, lalo na sa mga na-addict sa Tamiya. And then, X, ano, Tamiya, Tomica, no, pre, no. Ang dami kong vlog na talagang binabalik-balikan ko to kung natatandaan nyo, pre. Ngayon, natupad na yung pangarap ko. Tamiya na Tomica na laruan na pinagsama. Let's go! Shoutout sa'yo, sir, kung sino ka man. Maraming salamat at binentahan mo ko ng Silva to, pre. 500 lang isa. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyo. Yeah, bye-bye. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At i-click niyo na rin yung notification bell button para updated kayo sa mga video natin. Thank you, Lord! Tamiya, Tomica. Let's go!